para manatili ang pagmamahal ng lalaki sa iyo. Yun. So ito mga utol ha, tuturo ko sa inyo kung paano mananatili yung pagmamahal ng lalaki sa inyo. Kung ngayon isa ini-ignore ka na niya, buti kaya isam, kung ngayon isam okay yung pagsasamahan ninyo. Yun, what's up? Ayan, kamusta mga utol? Then welcome sa video na ito. So once again, this is Payong Kaibigan ni Kiko. Ayan, sa mga hindi pa pala nakapag-subscribe, i-click nyo na yung red button dyan sa ilalim. And then i-click nyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo once may mga bago tayong upload payo videos. Yun! Ayan, so kamusta mga utol? Shoutout sa inyong lahat dyan ha. Nandito na naman tayo, usapang pag-ibig pa rin syempre. Yun, maraming salamat sa walang sawang inyong pagpanunood ha. At saka sa walang sawang pagsusuporta talaga. So ito, dagdagan pa natin yung mga kalaman. Sana marami na talaga kayong natututunan. At saka sana is nagiging matatag na kayo. Ha, sana wala nang iiyak pa. At saka yun nga, para kahit paano is mabawas-bawasan yung mga babaeng nasasaktan. Ha, so ito mga utol, dagdagan pa natin yung mga kalaman. Kasi ito ha, ang magiging topic natin mga utol is para ito sa mga kagustuhan ng lahat. Which is kagustuhan ng mapababae o mapalalaki. Pero syempre, yung content natin is para sa mga kababaihan. So ito, I'm sure na kailangan mo to. Ha? So ito mga utol, huwag na natin papatagalin pa. Dahil yung magiging topic natin is para manatili ang pagmamahal ng lalaki sa'yo. Yun. So ito mga utol ha, tuturo ko sa inyo kung paano mananatili yung pagmamahal ng lalaki sa inyo. Kung ngayon isa ini-ignore ka na niya, buti kaya isam, kung ngayon isam okay yung pagsasamahan ninyo. So, huwag kang makampanti utol kasi darating at darating talaga yung araw na magbabago at saka magbabago siya. Pero well, ito ah, ituturo ko sa inyo kung paano mananatili yung pagmamahal niya at saka yung pagkikera niya sa iyo. Kung ano man yung mga pinapakita niya ngayon na which is nagugustuhan mo, na which is masayang-masaya kayong dalawa. So ito, ituturo ko talaga para manatili yan utol at saka hindi talaga magbabago yung lalaki. So ganito kasi ang utol ah, una sa lahat is ang pagmamahal is pinag-aaralan talaga. Ah yes, naano ko to ah, nabigyan ko to ng tuon which is parang napag-aralan ko rin na mali yung pag-iibig ko, mali yung pagbibigay ko ng pagmamahal which is puro puso. Ang hindi ko alam is napag-aaralan talaga. No, which is sa pagmamahal ay hindi lang puso ang ginagamit kundi isipan utol. Yes, hindi pwedeng puso lang na buong akala natin is kapag nagmahal tayo, kung ano yung nararamdaman natin ay yun at yun na lang ang ipapakita natin. Yes. Iba kasi sa mga babae ha. Yes, of course, kasi yung mga kababaihan ay napaka-emotional. Kung ano yung sa loobin ninyo is yun at yun talaga ang lumalabas sa ang mga gestures ninyo at saka sa mga actions ninyo. Napaka-emotional. Ha? So, pero ito nga mga utol ha, tinuturuan ko kayo ha, para hindi lang magiging feminine kundi magiging malakas kayo at saka magiging matatag sa pamamagitan na kung ano ang ginagawa ng lalaki is kailangan is meron kayo noon konti. Ha? Kasi yung mga kalalakihan utol is ganun ha, hindi naman kami ganun ka-emotional talaga na puro kami isa pagmamahal at pagmamahal. Kundi yung sa amin is nag-e-enjoy kami, nag-happy-happy. Ha? Kung ano yung mga nasa barkada namin, gumagala, gimmick doon, gimmick dito. And then yun nga, pero isa din sa lahat, naghahanap din naman kami ng tunay na pagmamahal sa isang babae. And then yun nga, yung future namin, siniisip din naman namin. Ha, para magkakaroon talaga ng magandang pamumuhay kasama ng magiging pamilya niya, at saka magiging anak niya. Pero yun nga utol ha, kaming mga lalaki, hindi rin talaga ganon ka-klingi sa pagmamahal. Ha? And then hindi lang ganon at ganon na puro pagmamahal ang aming iniisip. Kasi sa totoo lang ha, ang panliligaw ng isang lalaki is napakahirap ito sa part namin. Binibigay din namin yung pinaka-best namin na kung ano ang magagawa namin para lang mahulog yung loob ng isang babae. Pero yun nga, ito utol ha, ito din ang nagiging dahilan kung bakit nagsasawa yung isang lalaki. Once kasi na naibigay namin yung lahat-lahat at saka napahulog namin yung loob ninyo, edi syempre, once na mahulog yung loob ninyo is doon na talaga nahuhupa at huhupa yung pag-e-effort ng lalaki. Kasi yun nga, napakahirap is which is nahihirapan din talaga kami manligaw. So yun nga, once na humupa na ito, kasi dahil ikaw mismo is pinapakita mo na sa kanya na hindi mo na rin kayang mawala siya. So ganun utol. So ikaw ha, kailangan talaga isang para manatili yung pagmamahal ng isang lalaki, ha, para nandyan at saka nandyan lang siya,
na parang hindi talaga siya makampante kasi ikaw utol is nakakampante ka rin ha. Na buong akala mo is kapag nandyan lang yung partner mo isam okay lang. Ano buong akala mo isam yung pinapakita mo sa kanya isam nakukontento na siya. Hindi pala. Kasi ito ha, habang kinatagalan ay mas lalo kang mai-inlove at saka mai-inlove sa kanya. And then yun nga, may konting argumento lang which is ikaw mismo ay naghahabol at saka nag-beg sa kanya, dito niya rin mababalidate talaga na hindi mo na rin kayang mawala pa siya sa buhay mo. So kapag ganito utol ha, ito ang nagiging dahilan din talaga kung bakit tumuhupa na yung pagmamahal ng lalaki. Dahil din sa mga pinapakita mo utol na ikaw mismo is naghahabol na sa kanya. So ngayon kapag mararamdaman na ng lalaki na ikaw ay naghahabol na, nag-e-effort ka na, yes, so syempre bakit pa siya mag-e-effort kasi nandiyan ka na. So ito na rin yung time na pwede niya nang magawa yung lahat-lahat ng mga kagustuhan niya. Mag-happy-happy siya, mag-e-enjoy siya, kasama yung mga barkada niya at saka yun nga, isa pa rin ito naging dahilan kung bakit nang bababae yung lalaki kasi alam niya na ikaw mismo na babae ay hindi na makakatiis sa kanya. Ha, nagiging submissive ka na. Once kasi na nagiging submissive ka utol, boom, wala na. Makakatulog na ng mahimbing yung partner mong lalaki. Hindi na talaga siya mag-e-effort sa'yo. Ito na rin ang nagiging dahilan kung bakit ha, nagtataka ka na na binabaliwala ka na ng partner mong lalaki. Ina-ignore ka na niya. Hindi ka na niya binibigyan ng respeto. Dahil din yan sa mga pinapakita mo utol. Ha, kapag ikaw kasi mismo is nakadepende na sa kanya, ha, na parang nakasalalay ka na sa kanya na kung ano man ang mga pinagagawa niya, anong yung gusto niyang iuto sa iyo is kinikilos mo. Oh, no. So once na nakikita at saka mapapansin ito ng lalaki na sunod-sunuran ka lang, ibig sabihin takot ka. Takot ka na mawala siya. Ayaw mo ng away, ayaw mo ng gulo. Kasi once na magkaaway kayo is iiwan ka niya. Doon ka natatakot utol. Ayan, pasensya na ha, umulan. So, pero ipagpatuloy natin na dinig naman siguro yung boses natin. So yun nga utol ha, kapag gusto mong manatili talaga yung pagmamahal ng isang lalaki, kailangan isabayan mo ng pag-iisip, huwag puro puso. Ha, kasi yung lalaki talaga isang mauutakan tsaka mauutakan ka ng lalaki. Dahil nga ito yung pinapairal ng lalaki, hindi yung emosyon. Ha, yung emosyon sa una, oo. Kasi once na nagiging submissive ka na, yun, dito mo rin masasabi na bakit yung lalaki is sa una lang magaling. Sa una lang maganda yung mga pinapapakita. Pero kinatagalan isa wala din. Dahil din yan sa mga pinapakita mo. Dahil nagiging submissive ka na utol. Ha, dahil ikaw mismo is pinapakita mo na sa kanya na sobrang mahal mo siya. Tsaka yung isa pa dito isang pinapangunahan mo siya. Nagte-take advantage ka na sa kanya. Ha, lalo na utol na kapag malaman ng lalaki na kahit hindi na siya mag-effort, ikaw na ngayon na yung nagsasabi na, babe, ano bang balak mo sa atin? Kailan ba tayo magpapakasal? Ha, kailan mo ko dalhin sa mga ganito, ganyan? Nako, kapag ganito utol is wala nang ka-challenge-challenge yan sa lalaki. Ha, kasi ikaw mismo, isang pinapakita mo na yung validation na mahal mo siya. Ha, hindi ka na naging mysterious. So, syempre, yung lalaki, once na sinabi mo ito, uy, hindi na ako mag-e-effort. Ha, siya na mismo, isang may kagustuhan na kung ano ang magiging mangyari sa amin. So, hayaan ko na siya. So, syempre, hindi na pag-iisipan yon ng lalaki. Ha, kasi yun nga, utol, ha, kailangan is huwag mo siyang pangunahan. Hayaan mo na kinatagalan is siya at siya ang mag-iisip. Siya at siya ang mag-iaya sa'yo. Kasi yun nga, habang umuusad yung panahon, hintayin mo na yung lalaki talaga yung mag-i-initiate at saka magsasabi sa'yo kung ano yung mga plano niya sa buhay ninyong dalawa. Pero ito nga utol ha, kapag umaabot na kayo ng 4 to 5 years at saka wala pa siyang kaplano-plano na mga pinagsasabi sa'yo, wala siyang commitment, ha? Nako, hiwalayan mo na at saka ikaw na mismo ang mag-isip-isip na kailangan mo nang umatras. So, pero ito nga utol ha, in 1, 2, 3 years ninyong pagsasama at saka nakapagbanggit yung partner mong lalaki na pwede kanyang pakasalan balang araw, na ganito yung mga plano niya, ha? May mga plans siya para sa mga future ninyo, huwag na huwag mong i-follow up ito utol. Ha? Huwag mong pangunahan ulit. Huwag mo siyang i-pressure. Kailangan talaga is hayaan at hayaan mo lang. Kasi yun nga, unti-unti naman itong pinag-iisipan ng lalaki, kumukuha ng belo ang lalaki. Pero kapag pinapangunahan mo utol, instead na papunta na siya doon sa plano ninyo, once na sinasabi mo is paunti-unti itong umatras. Yes, paunti-unti itong mawawala. Dahil pinapangunahan mo.
hot, pinipressure mo siya. So kapag ganito utol na, is mawawalan, tsaka mawawalan talaga ng gana yung lalaki kasi hindi na siya natcha-challenge. Wala lang challenge utol kasi bumigay ka na. Naging submissive ka na. Once kasi na malalaman ng lalaki na ikaw na mismo yung nagpapakilos at saka nagpapagana ng relasyon ninyo, nako, tapos ang buhay mo. Ha? So dito na magsisimula talaga na ikaw at ikaw na yung maghihirap. Ikaw at ikaw na yung mag-e-effort. Habol ka ng habol. At saka ito na nga ang dahilan din kung bakit binabaliwala ka na ng lalaki. Kasi alam na alam niya na nandiyan ka na. Nandiyan ka lang palagi. At saka sa oras na magkamali siya, isang tinatanggap mo pa rin. Hinahayaan mo lang kasi mahal mo yung tao. Pero ito pala ay mali utol. Ha, ang buong akala mo kasi isang kapag binubuhos mo yung lahat-lahat, na pinapatawad mo siya kasi pinapakita mo o pinaparamdam mo sa kanya na kung gaano mo siya kamahal, ha, na nandyan at saka nandyan ka lang palagi, ang buong akala mo is ibabalik niya ito sa'yo. Hindi pala utol. Yun ay maling paniniwala. Ha? So the more kasi na pinapabayaan lang natin, parang tinotolerate natin yung mga pagkakamali nila dahil buong akala natin isusuklit nila sa atin ito dahil yun nga, mahal natin yung tao. Pero yun pala utol is mas lalo itong lumalaki yung ulo niya. Mas lalo itong umaatras at saka ito ang nagiging dahilan kung bakit nagkakaroon pa ng third party. Ha, dahil din talaga sa ginagawa mong mali, which is mali utol. Ha, so yun ha, kailangan talaga ibigyan mo ng respeto ang iyong sarili. Na once na magkamali siya, ipakita mo sa kanya na mahal mo rin ang sarili mo. Hindi mo deserve yung mga pinaggagawa niya. So dito natin napapagana yung isipan natin utol. Hindi yung puso, hindi yung damdamin. Kasi yung habang ginagawa natin niya dahil mahal natin siya, ah, ganito ganyan dapat yung gawin natin, hindi ko siya i-give up, bulhabulin ko siya, magbe-beg ako sa kanya, luluhod ako sa kanya. Ha, dahil dito utol. Sa emosyon mo, ha, sa puso mo. At saka ito utol yung isipan mo is blanco. Hindi mo pinapagana. So yun ang maling paniniwala natin sa pag-ibig. Ha, yung dati na ganun din ang buong akala ko. Yung pala ay malaking pagkakamali na which is kapag ganito lahat ng pinagagawa natin ng pagiging needy at saka clingy ay yun pala ang magpapaatras sa mga partner natin. So kailangan talaga is pinag-aaralan. Kailangan talaga is merong kasamang pag-iisip. Ha, so yun sa pag-self-improve natin utol is isama mo talaga yung mentality mo. Yung mentalidad mo kung ano ang dapat gawin. Kung halimbawa is nagkamali ka man ngayon, yes, leksyon mo na yan na sa susunod is kailangan alam mo na yung mga dapat gawin. Nakagaya nga nito ng mga pinagsasabi ko na hindi lang puro pagmamahal at saka pagmamahal yung gawin mo, kailangan isbigyan mo rin ng focus ang sarili mo. Hindi yung pagmamahal at pagmamahal lagi sa kanya, kundi pagmamahal din minsan sa sarili mo. Huwag mong pabayaan yung sarili mo utol. Ha, magiging independent ka rin. Kasi once na mapapansin talaga ng lalaki na ikaw mismo is nagiging marupok na, nako, wala na talaga. Wala na siyang respeto sa'yo. Ha, instead na magkakaroon pa siya ng mga future na magagustuhan niyang gawin, isa mawawala at saka mawawala na siya ng gana dahil din sa mga pinapakita mo na hahayaan ka niya na ikaw na lang yung kumilos. Yes, dahil din ikaw mismo is nagmamadali. So mali yun utol. And then yung isa pa dito ha, once kasi na nag-e-expect ka in return, na once na kapag binuhos mo yung lahat-lahat, isa dapat maisukli niya ito sa'yo, hindi niya yan masusuklian utol. Ha, kasi yun nga, ang buong akala natin kapag tinodo natin, is ibabalik ito sa atin, hindi pala. So once na hindi niya ito na ibabalik, so syempre, ang magiging reaction natin is disappointment. Madidisappoint tayo, madidismaya tayo, and then, for sure na, masasaktan ka. So, sino ang gumagawa ng mali? Ikaw lang din. Sino ang gumagawa ng pasakit sa sarili mo? Ikaw lang din, utol. So, yun nga, kapag gusto mong manatili yung pagmamahal ng isang lalaki, kailangan talaga is huwag mong ibuhos lahat-lahat. Ha? Kung napapansin ninyo sa panliligaw ng lalaki, is tinutodo bigay niya ang lahat-lahat. Ha, yung pag-effort niya, para lang talaga makuha niya yung loob mo. Kasi ikaw, utol, is hindi mo siya binibigyan pa ng validation. Nagiging mysterious ka pa sa kanya. Ha, hindi mo pa sinasabi yung lahat-lahat. Nagiging secretive ka pa. May pag-aalinlangan ka pa.
So once kasi na bumigay ka, kaya kung napapansin mo is once na bakit nung nagiging kami na isang unti-unti siya naglaylo. Ha, yung dating attraction niya sa akin isang grabe, yung interest niya sa akin is grabe. So ngayon nung naging kami na, nung sinagot ko na siya is unti-unti nang humuhupa. Kasi yun nga utol, dahil pinangunahan mo na, naging marupok ka na, binigay mo na yung lahat-lahat. So syempre yung lalaki, bakit pa siya mag-e-effort kung ikaw mismo nag-e-effort na? Kung ikaw mismo is alam niya na parang ikaw na yung naniligaw sa kanya. Oh. So mali yun utol. Kailangan is ipanatili mo talaga yung mga panahon na yon na kung kailan siya nanligaw sa inyo, ha, kung anong ginagawa mo dati is dapat ganun at ganun lang din. Yun ang power ninyo mga utol na mga kababaihan. Alam na alam nyo kung paano magpahabol, di ba? Alam na alam nyo kung paano magpakipot. So dapat hanggang kahit naging kayo na is ganun at ganun pa rin ang gagawin mo. Huwag mong ibuho sa kanya lahat. Magkakaroon ka pa rin ng pag-aalinlangan konti. Ha, magiging independent ka pa rin na kung sakali na mawala siya, hindi ka magigiba. Ha, so yun ang mga utol, sanay nakatulong talaga yung video na ito. Ayan, sanay nalaman nyo na kung paano maging manatili ang pagmamahal ng isang lalaki sa inyo. So yun na huwag nyong ibuhos yung lahat-lahat. Ayan, pasensya na, naikat tayo kasi nalaglag yung cellphone natin. Ha? Pero so yun lang mga utol, sanay nakatulong talaga yung video na ito. Ayan. And then yun nga, sa mga gustong humingi ng advice, ha, which is makausap nyo ako one-on-one, puntahan nyo yung link dyan sa ilalim ng aking Facebook page na payong kaibigan ni Kiko. Ayan, famous dakilang mga utol. So yun lang nga, maraming salamat talaga. So good night, God bless, and babush!